Guilty or not guilty, may nakasagutan o nakaaway na artista. May nakasecret on na artista. Artistang ayaw makatrabaho. Is Kate guilty or not guilty nakatanggap ng indecent proposal? Nako, usually nangyayari yan sa social media, i-message ka bigla. Ano siya before? Before? Ah, may mga ano. Okay. Ano yan? Ano yung pep challenge? Ang pep challenge natin, Miss Katia. Huwag kang kabahan, Miss Katia. Madali lang ito. Ang pep challenge natin ngayon ay guilty or not guilty. Guilty or not guilty. Okay. Sige, go. Ayan. Guilty or not guilty. So, magsasabi ako ng mga statements. Sabihin mo lang, Miss Katia, kung guilty ka or not guilty. And kung mas matapang ka pa, Miss Katia, pwede kang magbigay ng clue kung sino ba to or ano ba to. Ready? Okay, ready. Okay. Una, guilty or not guilty, may nakasagutan o nakaaway ng artista? Not guilty. Wala talaga, wala akong nakaaway. Ever since, talagang friendly kasi naman ako eh. Tsaka tahimik lang ako eh. Pagka merong nang aano sa akin, parang okay lang. Hindi ko naman papatulan. Ano lang ako, peace. Pero na-experience mo na, Miss Katia, na may iba na nang away sa'yo. Wala naman. Wala naman yung talagang away na sugod. Wala naman ganun. Wala pa talaga. Mm-mm. Katuwa naman, Miss Katia. Okay, next. Guilty or not guilty, may nakasecret on na artista. Secret on. Wala naman kasi akong nakaboy. Wala naman akong naging boyfriend sa industry talaga. Pero may mga, ano, date, ganyan. Guilty. Guilty. Pero tagal na yon. Oh my gosh. Tagal na yon. Kaya mo bang magbigay ng first letter lang or ikaw, first letter lang kung sino to? Ganon, first letter. Hindi ko naman kasi siya naging boyfriend talaga. Pass. Sige, Mr. R. Oh, yun na, yun na. Okay, letter R. Okay, next. Guilty or not guilty, artistang ayaw makatrabaho. Not guilty. Wala naman akong... Wala pa naman. So far kasi, swerte din ako sa mga nakukuha kong trabaho. Parang laging masaya yung set. Oo. So, hindi naman sa ayaw katrabaho. Siguro natatakot akong makatrabaho dahil sa mga naririnig ko. Ganun. Pero, of course, kung mabibigyan pa rin ako ng chance na makatrabaho siya, eh, work yun. Kailangan ko yung gawin. And it's for me naman, hindi naman para sa kanya. Actually, yun nga yung i-follow up ko sana. Kung pag may narinig ka about this artist and then sa future, nakatrabaho mo pala, aayawan mo ba? Itutuloy mo pa rin, go ka pa rin kasi trabaho pa rin yun. Oo, go pa rin ako. Kasi syempre, para sa akin, gusto ko may experience eh. Kailangan ma-face mo yung fear mo, diba? Kumbaga, ano ba siya talaga? Ganun ba siya talaga? Kaya ko ba kunin yung maging okay ba kaya kami? Ganyan, diba? If not, magtatrabaho lang ako ng maayos, bahala na siya. Parang ganun lang naman yung sa akin. Kasi, work pa rin eh. Paano kung maganda yung character? Alangan naman tanggihan ko, diba? Tapos maganda yung curve. Sayang naman yung opportunity ng dahil lang sa kanya, hindi ko gagawin. So ako, tatingin ko pa rin. Correct. Next, guilty or not guilty, nabastos sa set? Nabastos? Guilty. Kaya mo bang i-share, Miss Katia, kung ano yung nangyari? Ito, nabastos in a way na hindi during nagtatrabaho, ah. Ito, it was during parang your ano lang kayo, nag-chill, ganyan. So, parang meron akong, actually, recently lang yan. We were drinking kasi parang kakatapos lang ng shoot namin. So, parang chumichill ka lang. Tapos parang this actor, hindi pa naman siya masyadong kalala.
Siguro nga feeling din kasi. So parang ano, parang medyo ano siya sa sarili niya eh. Parang iba siya eh. Iba siyang, ewan ko, iba siyang nilalang. Hindi ko maintindihan. Yung parang dinidebate ka niya palagi. Yung parang kukontrahin niya yung sinasabi mo sa isang taong kausap mo na hindi naman siya part ng kwentuhan. Tapos ididebate ka niya. Ganon. So parang yung palang hassle na, diba? Pangalawa, parang nangahawak siya. Yung ganon. So nakaka, ano, parang, teka lang, ba't ka ba nangahawak ng ganyan? So parang nafe-feel mo na medyo ano na to, ah, hindi pa naman tayo masyadong close, bakit ganyan yung ginagawa mo, di ba? And then yung parang sinabi niya, although hindi pa rin to as offensive as baka iniisip na maraming tao. But sa akin kasi, pinalagpas ko siya, pero dun sa kasama kong mga ibang lalaki, nanggigigil na sila kasi bakit ako pumayag na ganunin ako. Pero yun nga, gaya nga ng sabi ko, hindi naman kasi ako mapagpatol sa ganyan eh, di ba? Parang hanggat maaari, ilalet go ko na lang, ayoko masira yung gabi natin. Pero parang meron lang siyang sinabi na wala ka pala, matanda ka na kasi, parang ganun. So, meron lang siyang mga words na ganun. So, pa okay, so anong gusto mong palabasin, di ba? Na akala niya, siguro kung barkada kita, okay lang, I won't take it against you, but kakakilala lang natin today. Diba? So, ako pa yung nag-invite na, uy, join us. Kasi ayokong ma-feel niya na nila-left out namin sila. Diba? So, ako as much as possible, I want everyone to feel that we're all in one group and hindi kami ng tatabla ng ibang taong hindi namin kakilala. Diba? Parang, syempre, isang show to eh. So, kami yung pioneer dito, invite namin kayo. Welcome namin kayo. Pero, huwag naman yung feeling mo agad. Okay na, ganun na lang, wala nang boundary, di ba? Wala kasing respect for me, eh, para sa akin. So, medyo nabasusan lang ako dun sa ganung thought na ginawa niya. Naku, hey. Grabe naman. Dahil dyan, next, guilty or not guilty na tayo. Miss Kate, guilty or not guilty na katanggap ng indecent proposal? Nako, guilty, kasi uso-uso yan talaga dati nung panahon namin. I think hanggang ngayon, uso-uso pa rin yan, di ba? Hindi talaga siya mawawala. Parang, madami talagang, ang mga lalaki hanggat kaya nilang maka, alam mo yon, makapasok or maka, hindi naman makaloko, pero kung kaya nila makabola, gagawin talaga nila yan, di ba? It's really just up to you kung paano mo i-handle. And I'm guilty. May mga ganyan, may mga proposals din ako talaga before na syempre, ang hirap din, alam mo yun, parang paano mo ba tatanggihan tong tao na to na hindi rin siya ma-offend, di ba? So, meron talaga. Curious ako, Miss Katya, kasi sa panahon ngayon, yung indecent proposals, usually nangyayari yan sa social media, i-message ka bigla. Ano siya before? Before? Ah, may mga ano, kasi before, syempre may mga, paano ba natin ito? Agent. Tawagin na lang natin agent. Natatawag sa, o si Sir Ganyan, baka naman pwedeng makilala ka. Ganun. Gusto kang kitain. Yung mga ganon, may mga ganon talaga. Merong mga taong nagbimiddle para sa inyo. Ma-invite ka or makausap ka. Diba? So, hindi mo talaga maiiwasan yun. Kaya nga, nagkaroon na rin talaga ng judgment. Nag-generalize na kasi dati eh. So, ang daming gumagawa ng ganon dati. Lahat, nilalahat na nila kahit hindi mo naman ginagawa. Diba? So, parang ay, lahat na kayo ganon. Escort kayo, ganyan, diba? So, hindi naman natin masisisi ibang gumagawa ng ganun, diba? Ako rin naman, marami rin naman akong kilala na maayos naman na tao. Parang, syempre, sa hirap ng buhay, diba? Kailangan natin maintindihan yan. Pero, masasabi ko lang na wala naman ako talagang in-accept doon. Kasi kung may in-accept ako doon, siguro, hindi na ako nag-artista. I'm just enjoying my life. Diba? At hindi ako nag-asawa. Alam mo yun, diba? Yun lang naman eh. Ganun lang naman ka-simple yung sa akin eh. Kung talagang in-entertain ko yun dati. So, minsan iniisip ko, kung in-entertain ko, ay siguro sobrang yaman ko. Diba? Ganun eh. Minsan maglulook back eh. Pero kaya ko ba? Eh, hindi eh. So, mas pinili mo talagang ma-fall sa tao or sumama sa tao talaga na mas gusto mo. Diba?
And yun naman yung happy ka dapat, di ba? Yung mga iba, happy sila sa ganun eh. Hindi naman natin pwede husgahan yung masaya talaga sila sa ganun. So, okay lang. Eh ako, ito yung... Kanya-kanyang choice din, no, Miss Kanya. I have so many friends, ha? And hindi ko maano, talagang pinakasalan na sila. And masaya sila. Hindi ko sila masisisi. So, ayokong mag-judge. Ayoko talaga. Pati yung mga ngayon. So, kasi madami akong kakalala, marami akong kaibigan. And I'm happy for them. So, ayokong mag-iba yung tingin ng mga tao. Kailangan natin maintindihan na kung pera or ano man. Basta, masaya sila doon. Diba? Yun lang yun. Talaga masaya sila doon. At may dahilan sila kung bakit nila nagawa yun na hindi na natin din kailangan ng malaman pa. Hindi na tayo involved doon. Bala tayo, may kanya-kanyang reasons eh, diba? Yung iba, bakit hindi mo tinanggap? Sayang, yaman ka na dyan, diba? Para, eh, yun na nga, eh, may reason ako, hindi ko kaya, diba? Eh, kung kaya ko, malamang tinanggap ko talaga, diba? Pero, again, siguro, malaking factor na hindi naman ako talaga breadwinner para gawin yun. Pangalawa, hindi naman sa sinasabi kong dinidisrespect nila yung family or what, parang hindi naman napalaki, parang isa lang yun sa mga inanon ng parents ko sa akin na please wag, parang make it a point to have na ayusin mo yung buhay mo, yung maayos lang ng buhay, parang ganun. Ayoko din magkaroon na para din sa father ko, ayoko din na meron silang marinig na ka-age, na sa age na hindi natin masasabi, mamaya, di ba, yung father ko, kilala pala ganyan. So, minantingin ko na lang na mag-focus na lang sa ganito.